Magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa International Teams Philippines, kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang paglilingkod sa araw na ito dahil nandito naman po tayo muli para po sa ating online fellowship. Every Thursday po yan. At ngayon pong araw na ito, mapalad po tayong lahat dahil kasama po natin ang mga missionary mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil very available po sila sa araw na ito. Kaya po, nais ko po na i-welcome ang ating mga guest missionary sa araw na ito. Mula po sa Makati City, ang mga long-term missionary going to Canada. Ang ating pong mga kapatid, Brother Rodrigo Viray at Rica Viray. Ayan, mapagpalang hapon po sa mga manonood po natin at sa ating mga iTeams family sa bawat sulok ng mundo. Hello, hello po sa inyo dyan at magpasalamat po tayo lagi sa Panginoon araw-araw because every day is a blessing. Salamat po kay Pastor Gani at sa ating iTeams family and shout out din po kina Pastor Domes at Pastor Ped sa Canada, kina Pastor Liris, family nila, ang Kanaw family at yung mga nanonood po ng ating kapatiran sa Metro Manila at sa bawat sulok ng Pilipinas. Hello po! Yan, maraming salamat po, Brother Rod and Rica Viray. At mula naman po sa Laguna, tawagin po natin at welcome yung ating po Pastor Larry and LB De Villa. Magandang hapon po sa bawat isa. Shout out po para sa atin pong mga missionaries, lalo po yung mga missionaries natin from San Pablo City, Laguna, from Batangas din po si Pastora Gold. Bumabati po kami ng magandang hapon sa atin pong director kay Pastor Gani at sa staff ng International Teams. God bless you po. We will bless the world. Shalom! Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yan po sa aking pong kaibigan mula po sa Canada, Sister Rose, salamat po at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Nandito po tayo. Ngayon po ay bumabati sa kabuuan ng International Team Philippines sa 82 bansa na nasasakop at naaabot ng mga missionary. Patuloy po kayong maglingkuran, magitapat sa ating Panginoon. Hindi masasayang ating ginagawa sapagkat ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Kayo na patuloy na nakakapanood ng programang ito ng online fellowship ng International Team. Huwag po tayo manghinawa na patuloy na makinig, manood at mapagpala mula po sa ating lingkod ng Panginoon, ang Director, Pastor Gani Sison. Pagpalain po tayo ng puong may kapal. Ayan, maraming salamat po Pastor Larry at Sister LV De Villa from Laguna. Ay dadapo tayo sa Norte. Tawagin po natin ang trainer po ng Global Filipino Dream, Sister Inet. Yes, hello po sa lahat. Blessed afternoon everyone. Greetings to all International Teams Philippines family. From our President Pastor Gani Sison to all the iTeam staff, lahat ng mga missionaries from Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the continents of the world, North America, South America, Europe, Asia, Australia, and Africa. Ayan po, sa Sabado na po, itong darating na Saturday, March 13, 2021, sign up po kayo sa ating upcoming Global Filipino Dream webinar. Yan po ay from 9 a.m. until 5 p.m. So all you need to do is complete the registration natin doon sa ating website www.itphilippines.org. Ito po yung Global Filipino Dream is now a prerequisite training program sa ating Access Mission Training. Kaya po, lahat po ng mga minamahal ng mga missionaries dyan na hindi pa po nakakuha or naka-join, nakasama natin sa Global Filipino Dream webinar, sign up na po kayo. At kita-kita po tayong lahat itong Saturday, March 13, 2021. God bless everyone! Ayan, maraming salamat po, Sister Inet. At mula sa Tarlac,
Dadako po tayo sa Olongapo City mula po sa Executive Director ng PAMSI, ang IT missionary natin, Teacher Joy Torno. Ayan, magpalang hapon po sa bawat isa. Binabati ko po ang ating director na si Pastor Gani, lahat po ng mga staff ng iTeams. And shout out din po sa lahat ng mga missionaries na nandyan sa Cambodia and Thailand. Lahat po ng mga missionaries, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi all over the world. Hindi po kayo nag-iisa, lahat po kayo ay pinapanalangin ng bawat missionary ng iTeams. We can do all things through Christ who strengthen us. Kaya go on lang po tayo, press on. We are not just a conqueror, but we are more than conqueror by God's grace. So muli po, mapagpalang hapon sa bawat isa. Ayan. God bless po. Ayan, maraming salamat po sa ating mga guest missionary this afternoon sa ating online fellowship. At nais ko rin po kayong imbitahin para po i-promote po natin sa ating mga Access Month Training na bukas na po ang Access 2 dito po sa Pilipinas, ang venue. At March 22 to 28 po ang first batch. Kumpleto na po, pito po muna ang ating first batch because we practice the health protocol ng ating gobyerno. At i-launch din po natin sa March 22 to 28 ang There is Hope. May pag-asa po tayong lahat. At meron po tayong mga medical mission, meron po tayong livelihood program na ililaunch, ang Bless the Pastor, at marami pa po tayong mga programang ililunsad para po sa taong ito. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga sumusuporta para po sa ating International Teams Philippines. Kaya sa hapong ito, maraming salamat po sa lahat ng mga missionary all over the world na nakikibahagi ngayong hapong ito. At nais ko pong ipakilala sa iyo ang aming pong kasama, International Teams Philippines staff, ang ating pong masipag na kapatid, Gerald Sinsay. Maraming salamat po, Sister Biyaya, at maraming salamat din po sa bawat isa na nakasama namin ng Thursday Fellowship na po. Kami po ay nagagalak at kayo po ay nakasama namin sa pamamagitan ng pagbate sa ating mga kapwa missionary. At ganyan din po, at handa po namin ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na magmula kay Pastor Gani Season. At patuloy po natin i-focus ang ating isipan at ang ating puso. Tanggapin po natin ang mensahe na ito ay para sa atin, para mabigyan tayo ng pag-asa at para sumaya ang ating buhay. At ganoon din po, binabati ko po lahat ng mga missionary po sa Cavite, sila Pastor Sunson, sila Pastor Aneria Abelia, at marami pa pong iba. Huwag niyo pong kalimutan magbatian sa ating comment section. Batiin niyo po kung sinong gusto niyo batiin, magpugustahan lang po kayo dyan. At enjoy niyo po ang fellowship natin na to. Para po ito sa inyo at para po sa ating lahat. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Maraming salamat. And God bless po sa bawat isa. God bless everyone. God bless po. Salamat po sa ating lahat. God bless you po. Thank you so much. God bless you. 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 Bagong araw, bagong umaga, bagong pag-asa sa piling ng Ama. Kanyang biyaya, katapatan, dakila na tunay magagaling niya. Pagtitiwala, paniniwala, pagtitiwala sa Diyos, paniniwala sa Diyos na dakila. Isang palating awitin, bagong araw, bagong umaga, bagong pag-asa sa piling ng Ama. Kanyang biyaya nakapatan, dakila na tunay magagaling niya. Paniniwala,
Maniniwala, maniniwala, aking makikita kabutihan niya. 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 Maniniwala, 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 maniniwala sa Diyos na niya. Ngunit pagkakataon, oh, maniniwala, 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 maniniwala sa Diyos na kanita. So magandang hapon sa bawat isa. Makasama po natin ang isang alagad, anak ng Panginoon na ginamit po doon sa bansang Malaysia, Sabah, Malaysia, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Yun po, isa po siya sa ating pastor na hinahangaan, and lalong-lalo na din po isa siyang missionary doon, at siya po yung nagbibigay po ng pagsusulit doon sa ating mga nag-a-access to sa Kota Kinabalu, Malaysia. So wag na po natin patagalin ang ating pastor, Pastor Albert Fernandez po. Pastor, bati po kayo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At ako po ay nalugod at sa una sa Panginoon po, dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na makauwi po dito sa Pilipinas, sa kabila na walang makikita natin na walang flight po. Pero pag sa Panginoon, with God all things are possible talaga. So, kaya po, magandang hapon po sa ating lahat. Yun. Saya naman. Kahit na nandito tayo sa pandemic, pero miracles po yung naranasan nyo. Blessing po yun. Ang saya. So, kadalasan po sa mga na napanood nating mga kilalang missionary, naisulat po yung buhay nila sa mga libro, nagawan po ng pelikula yung buhay nila. Kayo po, kung gagawan po ng pelikula or susulat sa libro yung pagiging mabuting missionary po ninyo, ano po ang title and bakit po? Actually po, kung idadrama yung gawing pelikula, i-drama yung ating buhay bilang
Kristiyano, gusto ko po na ang magiging title po ay Walking by Faith. Walking by Faith, dahil po ito po yung nakita ko talaga kung sa simula pa, ako po ay, kung titignan po natin, ako po ay nag-resign sa aking magandang trabaho upang sumunod sa tawag ng ating Panginoon. Naging isang manager po ako sa isang company, pero iniwan ko yon. I have resigned my job as a manager at sumunod po ako sa Panginoon. Siyempre, pag magre-resign ka, wala ka na po talagang asahan, di po ba? So wala pa akong inasahan noon, nag-step ako sa tawag ng Panginoon, kaya iniwan ko yung trabaho ko, kaya inaasahan ko talaga, si Lord lang talaga, wala nang iba. Kaya wala po akong ibang pinanghawakan, kundi ang salita ng Panginoon na sinabi nga sa kanyang salita na the Lord will provide. So everything, the Lord will provide. At wala po akong inasahan po noon talaga, kundi ang Diyos lang po. Hindi naman ako nabigo dahil lahat po ng mga pangangailangan po ay na-provide ng ating Panginoon. Amen. So grabe. Parang nakapikit ka po na sumunod sa Panginoon, nakaganon. Diretso yun. Opo. Thank you po. So, sa pagsunod niyo po sa Panginoon, Pastor, ano po yung mga hamon o yung mga challenges na kinakaharap mo sa pag-share po ng gospel dun sa Kota Kinabalu po? Kahit hindi pa ako nakarating sa Malaysia, may malaki na pong challenge akong hinaharap. Una po doon sa pamilya ko, talaga na una wala sabi nga walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Kaya doon sa ating pagsisir ng gospel, naranasan po na uta namin na kami po ay tinaboy at sabi nga maring tatawag sila ng pulis upang kami po ay hulihin. At sabi po doon, hindi talaga gaya dito sa Pilipinas na tayo po ay bukas na bukas po ang pangangaral natin sa salita ng Diyos. Kaya tayo po narito sa Pilipinas ay tayo po ay mapalad talaga na narito po tayo sa bansang Pilipinas, pero pag pupunta po tayo sa ibang lugar o ibang bansa, naroon po yung ating pag-iingat dahil po hindi po bukas. Kaya yung ministry po natin doon ay underground, yung ating children ministry, dahil po hindi nga bukas sa kanila. Kaya naroon yung persecution, naranasan namin yung persecution po doon dahil pag sinasabi nila na pag ikaw ay Islam, ikaw ay hindi kaanib nila, iba ang kanilang mga sinasabi. Kaya napipersecute po tayo mga Kristiyano pag hindi ka Islam o hindi ka kapanalig nila. Iba yung pagtingin nila sa iyo. At sasabihin nila na tayo po ay marumi. Yun ang ano nila. Marumi tayo. At hindi, wala tayong, kasi pinaniwala nila, sila lang talaga, ang kanila lang ang totoo. Pero hindi naman namin inaano yon, hindi namin pinapansin yon dahil alam naman natin talaga ang katotohanan. Sino yung katotohanan. Kaya medyo may kahirapan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga, kung tayo po ay talaga bago tayo pumunta sa pag-mission, kailangan siguraduhin po natin na tayo po talaga ay tinawag talaga ng Panginoon dahil sa lugar na pupuntahan natin, tayo po talaga, marami po tayo talagang persecution na madadanasin. Kaya kung hindi po tayo talaga tinawag ng Panginoon, kung pupunta tayo, baka hindi tayo makakatagal dahil po sa sobrang persecution. At siyempre, harap po tayo ng mga ibang kultura na po. Kaya kung tayo po ay napunta sa ibang bansa, kailangan po huwag natin dalhin yung ating kultura dito kasi dahil iba po ang kultura doon sa ibang bansa. Kung dadalhin natin ang ating mga kultura sa ibang bansa, maaaring ito po ang papahamak po natin. So, yun. So,
last question po, Pastor. About naman po sa ano, sa blessing po ito at miracles nung mga nagmi-mission po kayo. Ano po yung mga blessings, mga miracles po yung natanggap nyo sa pagsunod po sa tawag ng Panginoon sa pagmi-mission nyo po? Amen. Actually nga, sabi ko, kung tutuusin, napakarami talagang mga miracles ang nangyari po sa buhay ko po. Diba? Voluntary po tayo at talagang sa Diyos tayo, talaga sa Panginoon tayo umaasa. No? Kaya yung mga panahon, ito yung panahon na talaga po, yearly po kasi, ako po ay nagre-renew ng visa ko doon para makapanatili po tayo sa lugar at mga ministry ay talagang mananatili din. So, siyempre, nangailangan yearly yan, nangailangan po ako ng pera, sa madaling salita, para po may bayad ko po sa aking yearly medical check-up at saka visa. Naranasan ko po na medyo tapos talaga ang aking budget sa pambayad ko doon sa aking renewal ng aking visa at saka sa aking medical check-up. Kaya po, naranasan ko po na sabi nga, tapos pa, sabi ko, Lord, ikaw ang magpo-provide po sa pangailangan ko sa visa. Total, ikaw naman po ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Kaya, ikaw po ang mag-provide sa pangailangan ko, lalo itong visang ito at pangailangan ng mga anak ko. So, una, yung sa mga visa kong gano'n, naranasan ko po na sabi nga, kung naranasan ng ibang missionary na sinasabi may umuulan na pera o nadala sa hangin, ako naranasan ko rin po na sabi nga ng may word lang ang Lord na sabi, ito yung kulang ko, sabi ng Lord. O sige, ang kulang na sa ano mo, sa pambayad mo, ito, withdrawin mo doon sa withdrawin mo po sa banko. Opo. Dahil narinig ko po na may nagsabi na withdrawin ko. Di kanuha ko. Kaya maganda talaga may ATM eh. O maganda talaga may ATM kayo. ATM tayo. So sinabi, dahil narinig ko may sinabi na withdrawin mo yung kulang mo. Eh wala naman akong wala naman akong idea kung kasi alam ko naman no, nung panahon yun wala lang. narinig ko sabi sige kunin mo na yung kulang mo sa ATM mo sa bank account. Kinuha ko yung ano, wala na akong dami sabi-sabi. Ay sinabi ang kulang yun ang inano ko, yung inano ko doon sa ATM. Alam mo, opo, totoo po. Mayroon po talagang laman, lumabas po yun, yung kulang doon sa aking pambayad at ito pa may sobra pa. May sobra pa. Opo, ganun po. Marami pong himala ang pero imagine 4 years yun. 4 years yun na ganun at ganun. Kaya napakahalaga talaga yung pakipag-isa at pakipag-ibig talaga natin. Yung personal devotion po natin sa Panginoon, ito po ay napakahalaga po. Lalo po kung tayo po ay nasa field of battle po tayo. Kailangan po talaga natin personal devotion para po tayo ay lalong mapalapit sa Panginoon. Kaya yung naranasan ko po na ipinaranas sa akin ng Panginoon ng mala, hindi lang po yun yung sa mga material na bagay, maging sa mga yung mga may lalapit po sa iyo na to pastor a prayer po ganito. So naranasan po marami po himala ang ginagawa ang ating Panginoon. At ito po dagdag po itong ito pong mga himala ng ating Panginoon mula po nung
ako po ay sumunod sa Panginoon, hindi na po ako pa-uwi-uwi ko po pag ganun, hindi na po ako gumagastos sa aking pintikat. Si Lord na po. Opo, si Lord po ang nagpo-provide po sa aking matikat. Amen. Napakaganda po ng testimony niyo po, Pastor. And alam ko po, madami pong nahamon sa inyong testimony. And hanggang sa susunod ulit po na magbukas po yung ating airport, pwede na makalipad, makabalik po tayo dun sa inyong pinagmimisyonan po. Para amen. Makapag-exposure din. So, pwede. Opo. Maraming salamat po. Salamat din po. Yun po. So, thank you so much, Pastor Albert Fernandez po, ang ating napakabuting pastor sa Malaysia po. Thank you, Pastor, and God bless you. Afternoon. Bago po ako magsimulang magbahagi ng salita, gusto ko lang po munang pasalamatan mula sa puso ko ang ating Panginoon sa isang taon ng kanyang pangaruga at proteksyon para sa ating lahat. Opo, isang taon na po tayo sa epidemyang ito po at kitang-kita ang kamay ng Panginoon sa ating lahat. Kung tutuusin po mga gantong araw po, simula lumabas ang balita na may COVID na po sa bansa natin. At nung March 17, specific date po yon, nung unang na-declare po ang ECQ o ang Enhanced Community Quarantine sa buong Pilipinas po. At simula noon, doon po tayo nakaranas na hindi natin nararanasan sa tanang buhay natin na makulong sa sariling bahay ng matagal at hindi man lang tayo makapagsama-sama, hindi man lang tayo makakilos ng maayos. At kung tutusin, parang ang bilis din ng panahon, ano po, nakaisang taon na tayo. Gusto ko lang sana na maging malinaw sa atin na naandyan ang Panginoon sa atin, hindi nang iwan at hindi nagpabaya. Kaya sa isang taon na to po, ang gusto ko pong iparating lang ay gusto kong purihin ng ating Panginoon sa kanyang katapatan sa atin. Sa akin pong paghanda ng mensahe para sa araw na to, ang natatanong ko, Panginoon, sa tinatakbo po ng mga storya, kahit sa storya sa Biblia, ano po ba talaga ang significance ng nagaganap sa kagaya sa amin sa paghintay ng isang taon na to? Meron po ba na pwede akong paghambingan nito? At alam nyo, meron pong nakita ang puso ko sa aking panalangin na alam ko ito ang gustong iparating din ng Panginoon sa atin. At ang pinaka-aklat na pagmumulan po nito ay sa aklat po ni Juan Kabanata 4 po, John chapter 4. And I will be bringing you to a very powerful story that in one way or another will be related to our own situation dito sa pandemyang panahon na to. Tingnan po natin kung hawak po nyo ang inyong mga Biblia o kahit na po bukas po ang inyong computer at naandun ang inyong Biblia. Samahan na lang po ako sa pagbasa nito simula sa verse 1 hanggang verse 42. Dahil na rin po sa haba nito, ganito po ang gagawin ko. Hahatiin ko po sa tatlong bahagi ang kabuuan nito at isa-summarize ko na lang po sa atin kung ano ang nilalaman nito bago ko po ilalabas kung ano ang mga insights at pinararating din po ng Panginoon para sa atin.
simulan po natin sa verse 1 to verse 30. So, sigurado ko, nakita nyo na kung ano ang nilalaman nito. Tama po, tungkol po ito doon sa isa sa madalas po nyong naririnig na mensahe tungkol po sa Samaritana na babae. Pero tingnan po nyo, iba po ang tatakbuhan ng mensahe para sa atin. So, kung titingnan po natin ang nilalaman nitong mga verses na to, malinaw na malinaw sa atin dito that Jesus did what was considered unthinkable. Alam natin, napabalik na sila matapos ng matagal na pagmiministeryo sa mga may sakit at karamdaman. Pero sa pagbalik po nila, pinili ng Panginoon na dumaan sa ayaw at hinding-hindi dadaanan ng mga Israelita. Ito po ang lugar po ng Samaria. Bakit? Sa mga Israelita po, madudumi po ang mga taong ito. Hindi po malilinis at alam po natin ng mga makakasalanan at kung ano pa sa kanilang isipan. Basta iiwas at iiwas po ang mga Israelita dito sa lugar na to. Kaya nagulat po sila nung alam ko, nagpilit din ang Panginoon na dito tayo dumaan. So, siyempre, wala na po silang magagawa. Pumayag na po sila. At sa isang bahagi, nagpaiwan muna ang Panginoon doon sa lugar po ng may balon at nag-alisan na po muna. Siguro maghahanap ng pagkain ng kanyang mga disipulo. At doon, naiwan ang Panginoon na nakaupo sa balon. At ang susunod na eksena, alam nyo na, biglang may dumating na isang babae, nag-iisa at iigib lang siya. Sa maraming mensaheng narinig nyo, malinaw kung bakit nag-iisa lang siya. This woman was of ill repute. So, doon pa lang, medyo kasama na to sa unthinkable na ginawa ng Panginoon. Hindi lang pinili niya na gawin na dumaan sa isang lugar na hindi dinaraanan na ng mga Israelita dahil iniiwasan nila mga Samaritano. Ang ikalawa ay nakipag-usap pa mismo ang Panginoon sa isang babae na tinitingnan kahit ng kanyang mga sariling kababayan na isang maduming babae. Kaya nga po, wala siyang kasama eh. Umiiwas na nga siya sa marami rin. Dahil siya ang laman ng usapan lagi. Tapos, ang kagulat-gulat nito, sa mahaba nilang pag-uusap, malinaw na ang pinatutunguhan nito ay miniministeryuhan na siya ng ating Panginoon. So these three are unthinkable. But Jesus did these three exactly. Ito mismo ang ginawa ng Panginoon. At yan po ang nilalaman ng verses 1 to 30. From verse 31 to 38, dito naman dumating ang mga disipulo. Malayo pa lang nagulat na sila. Bakit? Nakita nila na ang kausap ng Panginoon na isang babae. At ang pumasok sa isip nila, anong kailangan nito? At ang isa pa, bakit kikipag-usap ang Panginoon sa isang babae? At ang sumunod na verse, ay umalis na yung babae. May taglay-tagay ng pagbabago sa kanyang puso. At binanggit sa atin na boldly na mahayag na siya mismo. Na mahayag siya doon sa sarili niyang bayan, barangay, panungkol sa pagbabago na nangyari sa kanya nung nakausap niya ang ating Panginoon. Ito na, pumasok na ang pakikipag-usap ng mga disipulo. Siyempre, nag-aalala ang mga disipulo, baka gutom na ang Panginoon. Kaya inalok nila ang Panginoon. Kumain, gusto niyo na po bang kumain? Tapos ang sabi ng Panginoon ay kinagulat nila. Ang tinukoy ng Panginoon ay hindi ang pagkain na inaalok nila, kundi ang pagkain na magawa niya kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos Ama at makumpleto niya kung ano ang mithiin ng pagpapadala sa Kanya. At yun, medyo malalim yun sa pag-iisip ng mga disipulo. Pero kung titingnan nyo, mula sa pagkain, dinuktong na ng Panginoon ang kanyang pakikipag-usap sa pamamagitan ng pagpahayag sa kanila na kayo lagi niyong nababanggit na apat na buwan pa bago umani. Pero bukas niyo ang inyong mga mata at tingnan niyo na handang-handa na ang lahat para anihin. Open your eyes and look, the harvest is ripe. Yun ang sinabi.
at tinukoy na ng Panginoon ang panungkol sa malinaw na inaasahan niyang gagawin ng mga to. Binanggit niya, may mga nagpapakahirap, magtanim, magbungkal mga laga, at merong dumarating para umani lang. At ganoon ang tinutukoy ng Panginoon, mapalad kayo. At aani lang kayo ng pinaghirapan ng mga unang nagtanim at nagpakahirap para dyan. Pero malinaw sa Panginoon na ang nagtanim, nagbungkal at nagpakahirap dyan, kasama ng nag-ani ay parehong magdiriwang sa panahon ng tag-ani na yon. At yon ang binanggit ng Panginoon sa dulo. At siyang ang nilalaman na ikalawang bahagi, verses 31 to 38. And then as we move on from verses 39 to 42, dito natin makikita ang storya ng pagbalik ng babae at kanyang pamamahayag doon sa kanyang lugar panungkol sa nangyari. Kung paano sinabi niya, binanggit ng Panginoong Jesus kung ano ang katayuan ko sa buhay na sabi niya ang lahat. At doon pa lang maraming tinamaan na sa puso at talagang nakakilala rin sa katotohanan na ang Panginoong Jesus ang tanging Panginoon at tagapagligtas. At ang ilan pumunta pa sa Panginoon at nakiusap kung pwedeng marinig, makausap ang Panginoon. At nagpaiwan ang Panginoon dalawang araw at doon halos lahat na sila ay tumanggap sa ating Panginoon. So, marami ang tumanggap sa testimony ng babae at marami ang tumanggap din ng kaligtasan nila sa kanilang pakikinig sa ating Panginoon. Naging grabe talaga ang harvest nung mga araw na yon. Talagang hitik na, hinug na ang mga bunga at handang-handa na talaga na anihin na lang ang lahat. At yun mismo ang nilalaman nito. So tingnan natin, pagsasama-samahin ko po yung tatlong yon. Malinaw na malinaw at gusto ko lang sana na makita nyo kung ano ang ehemplo na binigay ng Panginoon. Nung ginawa ng Panginoon na dumaan sa Samaria, nagpaiwan, intensyon niya talaga na kausapin yung babae na alam niya naghihirap na ng todo-todo. Dito pa lang malinaw sa atin na ang puso ng Panginoon, He will always go where the needs are greatest. Pupunta siya doon sa mga merong pangangailangan. Kung saan ang pinakamatitinding pangangailangan para sa kaligtasan, para sa kalayaan, para doon sa kaginhawaan man lang ng puso sana na pwede nilang matikman, sa kanilang mga mithiin na matanggal na ang sakit na kanilang nararamdaman, ito ang dinadayo talaga ng ating Panginoon. Hindi umiiwas ang Panginoon. Hindi siya kagaya ng marami. Huwag kayong dadaan dyan dahil maraming mga makasalanan dyan. Iiwas kayo dyan dahil maraming mga tao sa dilim dyan. Kaya ang mga Pariseo mismo, binabati ko sa Panginoon kasi nakikita ang Panginoon na nakikihalubilo sa tinuturing nilang makakasalanan mga taong nasa dilim, yung mga lesenggero at kung sino-sino, at yun ang pinambabatikos nila sa ating Panginoon. Pero malinaw na ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, hindi ako pumunta rito para puntahan lang ang mga magagaling. Pumunta ako dito para sa mga may sakit, sa may mga pangailangan. At ito ay dapat maitatak din sa puso natin. Dapat ito rin ang marka ng damdamin natin. Dapat makita rin natin ang sarili natin na hinahangad mapunta doon sa may mga pangangailangan dahil tayo ang may dala ng mensahe at pangalan na makakapagbigay ng kalayaan na hinahanap-hanap nila. At ang susunod, mapapansin nyo, kagulat-gulat, hindi niya tiningnan ang babae sa kung sino siya. Jesus never looked at the woman on her failures, not on her failures, but on her need as for a savior. Tiningnan niya yung babae hindi kagaya ng pagtingin ng mga marami.
na talagang nandudumi sila dahil mababang lipad yan, maruming babae yan. Hindi. Alam ng Panginoon, alam ng Panginoon na ang babaeng ito ay naalipin sa isang bagay na hindi niya gustong nangyari sa buhay niya. Na hindi siya makalaya, ang hinihingi lang niya ay matapos na lahat ng masamang bahaging ito nangyari sa buhay niya. Alam ng Panginoon na kahit noon pa ang gusto lang naman ng babae lumigaya sa buhay. Kaya alam na yung mga pangyayari sa buhay na hindi mo talaga mawari. Bakit sa iyo pa nangyari ang mga to? Marami ang minimiti. Sana makabalik ako sa nakaraan para mabago ko ang aking mga pagkakamali. Pero ang imbis na babago, lalo pang naulit-ulit pang pagkakamali, lalo akong sumagad, lalo sumama ang sitwasyon ng buhay ko. Meron pa ba akong pag-asa? Meron pa ba akong pagkakataon na makatikim man lang ng kalayaan at kaligayahan? At dito, sa mga gantong mga sitwasyon, pumapasok ang Panginoon. Ang Panginoon lang ang nakauunawa ng lubusan ng sitwasyon ng puso natin. Lahat. At ang Panginoon lang ang may pagmamahal na makita tayo hindi sa mata ng panunuri at paghusga, kundi sa mata ng pagmamahal at kahabagan. At ito ang mahalagang matutunan din natin, na tingnan ang bawat tao, bawat mga nalalagay sa kadiliman ng may pangunawa at may naisin na maibangon din sila. At ang magandang malinaw na malinaw na makikita natin sa tatlong bahagi na pinagdaanan natin sa storya, na hindi talaga maghihintay ang Panginoon kagaya ng marami para tumulong. Ulitin ko, Jesus never waited for a good time to help. He acted right away in the face of suffering and hopelessness. Binanggit ng Panginoon to ang linaw-linaw. Sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 35, kayo, tinutukoy sa lahat ng mga disipulo, kayo, nasanay kayo na magsabi ng ganito, may apat na buwan pa naman bago tayo mag-ani. At sabi ng Panginoon, sinasabi ko na sa inyo, ibukas nyo ang mata nyo. Ibukas nyo ang mata nyo at tingnan nyo. Handa nang anihin ang lahat. The harvest is ripe. Anong tinutukoy ng Panginoon dito? Binabanggit lang ng Panginoon, mahilig kayong magdahilan. Mahilig kayong magsabi ng kuno ano. Imbis na simulan nyo ng gawin, hitik na ang puno, ang bunga. Ang mga tanim ay handa ng anihin. Huwag na kayong magsabi na maghihintay muna ako ng ilan pa mga buwan. Huwag na kayong magsabi na maghahanda pa ako. Huwag na kayong magsabi ng kung ano-ano pa. Ang gawin nyo, puntahan nyo na at anihin nyo na. Hinog na ang lahat. At dito ang malinaw na pinarating sa atin ng Panginoon. Sa pandemyang ito, mamaya sasabihin ko na sa inyo kung anong relevance ng pandemya. Pero mahalaga na makita natin na ang Panginoon hindi kagaya na nating lahat na madalas nagbibigay ng excuse. The Lord gave no excuses. Hindi nagbibigay ang Panginoon ng kahit anong dahilan pag naandyan na ang pangangailangan. Hindi mo makikita sa Kanya na magsasabi siya na medyo hindi pa ata ako handa o kaya kailangan ko pa munang magsanay, kailangan ko muna ng ganito. Kapatid, namamatay na ang mga tao. At lagi kong sinasabi sa marami mong kilala, mga kapatid, 30 taon na tayo nagsasanay, kailan pa nating sisimulan? Ilang harvest na ang dumadaan? At anong gagawin natin? Tama, no? Bakit hindi pa natin isang tabi lahat ng mga nagagamit nating dahilan? Kundi tingnan na lang natin na bukas na talaga kagaya na sinasabi ng Panginoon sa atin ang panahon ng pag-ani. At ito ang mahalaga. Ang Panginoon, alam natin hindi niya iniisang tabi para sa kinabukasan ang bagay na pwede nang gawin ngayon. Jesus will never ever put off for tomorrow the things that could be done today. At yan ang malinaw sa ating Panginoon.
Ngayon, dito papasok nito po sa pandemya. Matagal-tagal na rin tayo naghintay. Talagang pinahihinog. Pero alam nyo kung anong sinasabi sa akin at pinapakita ng sitwasyon sa pandemyang ito? The pandemic period has shown us one clear vision. That indeed, the harvest is ripe. Handa na ang tag-ani. Lubog na halos lahat ng tao. Talagang bagsak na halos ang lahat. Ang ibig sabihin nito, handang-handa na naanihin ang mga tao na naghahanap na ang lahat ng tagapagligtas. Sino makakatulong sa akin? Sino makakapag-ahon sa akin? Sino makakapagbangon sa akin? Sino ang makapagbibigay sa akin ng kasiguruhan? Sino ang makakapagsabi sa akin na may pag-asa pa ako? At ito ang tinutukoy ng Panginoon. I tell you, open your eyes and look at the fields, for they are ripe for harvest. Ito ang pinararating ng Panginoon sa akin malinaw na malinaw. Sa mensaheng ito, kapatid, ngayon ang panahon, idideklara ko sa inyo, it's harvest time. Panahon ng tag-ani, sabi sa atin ng Panginoon. Manalangin ka, pray to the God of harvest. Humingi ka ng mga kikilos, magiging kabahagi ng mag-aani sa panahon na to para sa kaharian ng ating Panginoon. And it is none other than Jesus who are revealing all these things to us. Pinakita na sa atin kung ano mula sa kanyang pagmamodelo, kung ano ang inaasam-asam ng Panginoon sa atin. Talagang malinaw. Puntahan natin kung nasaan ang mga pangangailangan. Hindi tayo pwedeng maghintay sa loob ng sarili nating mga bahay. We need to go where the needs are the greatest. At hindi natin pwedeng isang tabi ang mga bagay na to at magbigay at maggamit pa ng kung ano pang dahilan. Wala na tayong pwedeng idahilan dahil ang panahon na to ay panahon na ng tag-ani. Sa atin pinagkatiwala ang pagkakataon na to at sa atin din mapupunta kasama ng mga muna nagtanim ang kaligayahan na magiging bunga ng pag-aaning gagawin natin. Ito ang panahon natin. Kaya, hinahamon ko kayo mga kapatid. Sa atin, sa pamilya natin sa International Teams, we're now setting up everything. Narinig nyo na po ang There is Hope. Ito ang mithiin sa Panginoon na nilalagay sa puso natin ngayon, na abutin natin ang mga tao na sa kanilang mga sarili-sariling mga lugar, tugunan natin ang mga pangangailangan nila. At siya ang pinagprograma ng There is Hope natin. Ang habol nito ay makita natin, kagaya na nangyari sa babaeng Samaritana at yung kabuuan ng komunidad doon sa lugar ng babaeng yon, na na-transform sila lahat. At ito ang pinaka-guiding thought sa puso at isip natin na makita natin na mga komunidad ay mababago sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang bawat tao na naroon ay tatamaan ng kapangyarihan ng Panginoon at mula sa kadiliman, papasok ang kapangyarihan ng liwanag sa buhay nila. At yun ang gagawin natin. We will do it one community at a time. One Samaritan area at a time. Dadalhin natin simula sa buwan na to at simula sa March na to, magsisimula tayo ng mga programa natin sa isang bayan, kasunod ng isa na namang bayan at susundan na naman ng ibang bayan hanggat maabot natin ang pinakamposible ng pagkakatiwala ng Panginoon sa atin sa bansang ito at sa ibang bansa sa buong mundo. At ito ang mithiin, ito ang nilalagay ng Panginoon sa puso ko ngayon na ipahayag sa inyo. Dumating na ang tawag at hamon sa atin. Bangon tayo mga kapatid. Aani na tayo. Aani na tayo. Bakit? Kasi harvest time na. It's harvest time. Harvest time. Harvest time. Kapatid, I'm excited. Alam ko, pinaghintay lang tayo para magsimulang lumago at maging mabunga na ang panahon. At ngayong mabunga na to,
hinanda na tayo ng Panginoon para tayo na mismo ang umani nito. Let's go, kapatid. Sumama kayo. Huwag kayong pumili na magkulong pa ulit kagaya nating lahat sa isang taon na to. Piliin natin na lumabas na at umani na tayo. Join us. Don't be afraid. We will be guided by God on how to do things in the right way. Kaya, sama na kayo kapatid. Sama na kayo sa aming lahat. And we're inviting you to sign up with every program that we will be coming out with. And join us in the fun, in the excitement, in the purposeful ministry that God has entrusted to us. God bless you. Join us once more in the excitement. God bless you. Lockdown. What started out as a few days of quarantine turned into an entire year of lockdown. For some, it turned into a prolonged time of vacation, an extended period of quality time with family and pets. It even became a time of discovering new interests, gardening, cooking, online shopping, Zoom meetings and fellowships, and countless other ways to cope with the pandemic. But, to many, it was an extended period of hardships and suffering. The lockdown locked up the majority without food and basic necessities. Travel restrictions limited earning opportunities. Companies had no choice but to close, and many were forced out of jobs. No job means no salary, no money to put food on the table. The cries for help have multiplied a thousandfold. Hope seems to have faded as fast as fears covered the earth. Is life still worth living? Is it worth fighting for? Can anyone give us hope? These questions can only be answered by those whose hearts are still sensitive to the need of others, men and women who see people in a way that their Lord sees them. They understand that unless they do something, the cries for help will just sound louder and harder. The church needs to rise up and take the serious challenges of the time. There is hope. It is in unprecedented times like these, when the people of hope and light need to shine their brightest and stop hiding from fear. Let us spread hope. The whole population need to hear another story, one that can strengthen their resolve to carry on amidst all the struggles that we all face. Enough of fear. Time for hope to be the main driving force in the hearts of the people. Let's start spreading hope to every community where the situation of people's lives is getting worse. Let's proclaim the truth through words and actions. Let them hear the word, feel the love, and experience the blessings that can come only from a merciful and loving God. Let Jesus shine through us, so all can see and recognize that indeed there is still hope. In international teams, we will be embarking in spreading the message that there is hope. One community at a time, we will address the greatest areas of need: economic, spiritual, health, and livelihood education. We challenge you to join us in advancing the message of hope to as many people as possible. Visit the community. Donate. Take action. Remind people that there is hope, for Jesus is alive, and He is the only hope and victory over this pandemic.